Magandang araw ka, Bola. Matapos po ang draft season at ang pagpapatuloy po ng PBA semifinals sa 2019 Governor's Cup, balikan po natin ng konti itong mga trade rumors po na napopost po ng ating main source, of course, na si Snow Badwa. Isa po sa medyo matagal-tagal niya na post 2 weeks ago is ito po. So actually, kaya rin naman hindi muna ako nag-react o hindi ko po muna ito ginawa ng video is naghihintay ako ng possible additional hints, pero wala naman po tayong nakuha. Pinapaiwatag po nitong rumor is ang possible po na CJ Perez for Irwin Santos and Ronald Tubi trade. Now, kung i-analyze po natin yung trade po na yon, that is fair for me. Of course, it's not fair. Irwin is already 38 years old. While CJ Perez, ikakatapos na lang po ng rookie season niya at very impactful po siya sa kanyang rookie season. He's basically a top 20 player na lang po sa liga. Hindi naman pwedeng dalawang matatandang player lang po ang maging kapalit niya. So, kung si Irwin at saka si Ronald talaga ang ibabagay po ng San Miguel, kung gusto po ng SMC na tanggapin po yan ng tao, they may need to add at least 3 first round pick. Lalo na 2 first round pick is enough, knowing na kalibre po ng San Miguel Beermen. At least 3 siguro. And maybe a big portion of the fan base po ng PBA, tatanggapin na yan as a good enough trade. Nevertheless, I do not think Irwin Santos and Ronald Tubi are the right combo or duo. Ipapalit mo sa CJ Perez bilang foundation po ng trade kung gusto niyo pong makuha talaga ng San Miguel itong si CJ Perez. Even those early rumored na sina Alex Cabagnat, Marcio Lassiter may not be good enough kung nagsosolo lang po sila. Pwede siguro na 2 of those 3 like Alex and Irwin or Marcio and Irwin plus maybe 2 first round pick. Mga ganyan po ang siguro ang tatanggapin po ng tao kung si CJ Perez talaga ay pipilitin ng San Miguel Corporation na mapunta po sa Beermen. Nevertheless, baka nagjo-joke lang naman talaga yung Snow po. Although matagal-tagal na nga niyang nirumor itong possible Perez to San Miguel Beermen po na trade, pero wala pa namang nagaganap. And mag-iisang taon na pong tahimik sa mga ganyang trade ang Colombian, kung napapansin niyo po. Even their latest trade na Jackson Corpus for Aldrich Ramos is not only fair but baka nanalo pa sila. Especially if you add the fact na medyo hindi ata magkasundo itong si Corpus sa kasi Perez. So overall, kung tatanungin niyo po ako, legit po itong trade rumor na ito, nasa 50-50 ako. Hindi rin pa naman napapatunayan po ng Colombian na independent na po sila. So baka naghihintay lang ulit sila. Pinapanalamig lang nila kanilang status po sa mata ng PBA Universe before mag-pull po ulit sila ng kalebel po ng Stan Hardinger trade na naganap po 2 years ago. The other rumor naman po is involving Rain or Shine and Blackwater. And ito po yan. It's not shocking na gusto pong makuha ng Rain or Shine itong si Morcio, knowing na malamang alam nila ang importance po ng isang gigantic na player. So never pa po silang nagkaroon nun. Hirap na hirap po silang makapanalo po ng kampiyonato, even though they are actually good in maintaining a very deep frontline rotation. Nandiyan si Bo Belga, Norbert Torres, Joel Penferrada, pero wala talaga silang giant na pwedeng panapat sa mga Greg Slaughter at Jun Marapahardo. So if Morcio is their target, kasi siya naman yung medyo madaling makuha, I hope they get him. Unfortunately, hindi nila ata nagamit ng tama yung kanilang tatlong first round pick po in the latest draft, kasi hindi naman alluring yung mga nakuha po nilang players para sa Blackwater. Seems like dun sa tatlong pick po nila, nag-reach po sila for those 3 picks. Pinakawan nila yung Dionisio, yung Manganti, even Jarek Balanza. Big names na pwede sana makalure po kay Blackwater na ibigay po yung si Morcio. And I'm not shocked na hindi po interesado ang TNT kay Shaw, kasi first things first, I do not think madedevelop niya yung kanyang outside shot up to the 3-point or up to beyond the arc. Meron din naman silang Yusef Taha na nasa 6-7 na parang ganun din yung laruan. I'm really hoping na magkaroon nga ng trade ng Rain or Shine and Blackwater. So at this point, I think Blackwater needs more young talent kumpara sa isang 34 years old po na giant. Hindi pa naman sila magko-content in the next 2 to 3 years, diba? Trade ka ba kabala? Which of the 2 rumors na sa malagay mo yung mangyayari? Comment lang po sa baba.